Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Habang tumatagal ay mas nag-evolve ang basketball, mas nai-improve na din ang mga scorers. Yung mga scorer lang dati ay ngayon nagiging super scorers na. Kagaya na lang nila Stephen Curry, Damian Lillard, Luka Doncic, Jason Tatum, Ja Morant. Na dito naman sa Pinas ay sila Terrence Romeo, Stanley Pringle, Matthew Wright at Mikey Williams. Pero habang patuloy na gumagaling sila sa pag-score, oh my God! Wow! Eh syempre, hindi din naman magpapahuli yung mga defenders, yung mga nananalo ng Defensive Player of the Year na usually talaga ay ang nananalo niyan ay ang mga big man. Pero last season ay isang gwardiya nga naman ang nakapag-uwi ng Defensive Player of the Year, si Marcus Smart ng Boston Celtics. Grabing dumipensa, di ba? Kahit point guard kayang dipensahan, kahit mga big man. Nagaya din naman dito sa Pinas, sa PBA, madami din tayong mga pesky defenders dito na sa sobrang gagalingan nilang dumipensa, kahit na mas malalaki sa kanila, eh talaga namang nagre-reklamo na. Ayon sa isang article ng spin.ph ng interview si Calvin Oftana ng isang PBA fan, kung sinong PBA player ang kinaiinisan niya. Subalit klinaro ni Calvin Oftana na wala siyang sama ng loob sa sino man. Ngunit aminado siyang naiirita siya sa depensa ni Mark Baroka. Ayun pala naman, nag-overthink ka agad kayo eh. Naiirita naman pala dahil sa depensa. Ayon din sa payag ni Calvin Oftana ay wala naman akong kinaiinisan. Pero kung sa laro, si Kuya Mark. Hindi ako makagalaw sa kanya eh. Sa sobrang tangkad tapos nandito siya sa paa ko, parang umuupo na siya para depensan ako tapos hindi ako makagalaw. Sabi ko, paano ba to? Ibang klase pala talagang dumipensa si Mark Baroka, no? Yung height advantage ng Calvin Oftana eh hindi niya magamit dito kay Mark Baroka. Iba din talaga pag matalinong defender, ano? Matalinong defender na, defensive minded pa, buwis buhay dumipensa, kahit makipagpalitan ng muka, ay wag naman, lugi yung kalaban. No! God, please, no! 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 So balik tayo mga chong, joke lang yun ha. Ayon din kay Calvin Oftana, pero hindi naman yung naiinis na gusto mong labanan. Parang naiinis ka lang sa sobrang higpit ng depensa. Eh paano nga ba naman, si Mark Baroka lang naman ay isang 2-time All-Defensive Team member and 2-time Finals MVP. Nang tinanong din si Oftana kung si Mark Baroka na ba ang pinakamagaling na defender na nakaharap niya, ay kagad naman siyang umagree at ayon din sa kanya ay mapapaisip ka rin kung anong magandang gawin. Matututo ka din. Sa kanilang tatlong laro sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup, nagawa pa din ni Calvin Oftana ng makapag-average ng 19 points na may 42% shooting from the field. Subalit, nag-iwan pa rin ang impresyon si Barox at sa huli ay nanaig ang kupunan ng Magnolia Chicken Templados laban sa team ni Calvin Oftana na NLEX Road Warriors. Titingnan natin kung may i-apply ni Calvin Oftana ang mga lessons na yon habang tumatagal siya dito sa PBA o kahit na siguro sa international games. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page. Marl Hoops, pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.